Sinong tinatawag dito? Wala? Okay, delikado. You need to be safe. Alright? Pag-uusapan natin ngayong gabi yung panawagan. No? Kasi pag sinasabi kasing panawagan, yan ay bagay na dapat ikaw ay nagkakaroon ng tamang response sa panawagan. Okay? Marami kasi pag sinabing baka tawagin ka ng Panginoon, no, Jesus Mario Joseph, hindi naman siguro. Parang takot na takot tawagin. No? Eh, tanong ko nga ngayon, kaya ang unang tanong sa inyo, itinatawag ka ba ng Diyos? No? Ang problema ay, si kung ayaw mong tawagin ka ng Diyos, sinong gusto mong tumawag sa'yo? O, anong tanong? Tinatawag ka ba ng Diyos? Okay? Kasi minsan mali yung ating pag-aalam sa panawagan. Diba? Kaya alamin natin, let's have a proper response to that calling. Let's stand at peace and let's read Genesis chapter 3. Or Exodus chapter 3, sorry. Okay, Exodus chapter 3. Natatakot ka ba pag pinag-uusapan ang panawagan? Baka tawagin ka? Hindi kasi lahat ng panawagan ay para mag-full-time. Maintindihan natin yung panawagan na yan. No, pag pinag-usapan yung panawagan, ayan ay dapat ang nakikita mo ay ang Panginoon. Hindi yung gagawin. Okay? No? Mamaya, di-define natin yan. Excited na kasi ako i-define yung panawagan eh. Okay? Kaya dapat magkaroon ng tamang response sa panawagan. Let's read Exodus chapter 3. Let's read it from verse 1 down to verse 12. Okay? Verse 1 down to 12. I read verse 1, you read verse 2, and then we'll read verse 12 all together now. Now, Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flocks to the backside of the desert and came to the mountain of God, even to Horeb. And Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burned. And he said, draw not nigh here, forth. Hither, put off thy shoes from off thy feet, for the place whereunto thou standest is holy ground. And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmasters, for I know their sorrows. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel come unto me, and I have also seen the oppression wherewith the Egyptians oppress them. And Moses said unto God, Who am I that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth thy children of Israel out of Egypt? And he said, Certainly I will be with thee, and thee shall be a token unto thee that I have sent thee. When thou hast brought forth people out of Egypt, ye shall serve God upon this mountain. Let's pray. Dear Heavenly Father, we thank you for this evening that you have given to us. We thank you also for allowing us to be access to your word. Alam namin, Panginoon, na ang pagtitipon na ito ay mawawalang kabuluhan kung hindi po ang magiging sentro nito ay ang inyong salita. Kung kaya nga po, hiling namin patuloy na ang inyong instruction, ang inyong kalooban, ang siyang makita ng bawat isa at hindi po ang aking personalidad. Makita po nila ang inyong paggawa sa buhay ng bawat isa sa amin
at patuloy na magkaroon kami ng tamang puso upang makapag-respond sa inyong salita. Hiling namin na kapatawaran sa aming mga nagawang pagkukulang pagkakasala. Pagpalain niyo nga po ang bawat isa sa amin as we study thy word. We ask all these things in Christ Jesus' name. Amen. Alright, please take your seats. Okay, so alam naman natin itong storya na ito, no, na kung saan itong si Moses ay tinawag ng Panginoon. And at ang pagtawag sa kanya ay hindi rin katulad ng pagtawag sa iba. Okay? But the thing is that we have to see the call of God as something very important. When we talk about God's call, it is God's summon. Pag sinabi nating summon, it is urgent and it is with authority. Okay? Hindi yan tumatawag kung sino lang. Okay? Ang tumatawag ay ang Panginoon. Though the calling we are looking on to, meron tayong tinatawag na a general call na lahat ay tinatawag. Okay? Or that first call, lahat tayo ay tinatawag. Iyon yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 1 and verse 2. Let's try to establish na yung foundation word calling. At ano ba yung panawagan? 1 Corinthians 1:2. At you try to ask yourself kung tinatawag ka ng Diyos. Okay? 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Okay? Sabi rito sa 1 Corinthians chapter 1 in verse 2, unto the church of God which is Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints. Okay? So lahat ay tinawag to be with God, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. So lahat ay tinawag para maging saints. Pag tinabi nating saints, these are sanctified. Pag sinabi nating sanctified, it is being cleansed. And definitely, these are the saved people. Ang saints ay hindi yung tinuturing nating bato, as we had learned from our tradition. Saints are people who are saved. Ito yung saints, sanctified, nilinis ng banal na dugo ng Diyos. No, ito yun, tayo mga santo, ikaw, ako, tayong lahat dito ay santo. We are saints. Kasi kung iisipin mo yung logic nito, hindi ina-address ito sa mga namatay na. Ina-address ito sa buhay. No, to the saints, no, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. So that saints, tayo ay tinatawag ng Diyos para mangaligtas. Lahat tayo ay tinawag, okay, para mangaligtas. And that is part of the general call. No, John chapter 3 verse 16, no, whosoever shall call upon the name of the Lord, no, shall be saved. And John chapter 15 verse 16, John chapter 15 verse 16, ang sabi rito, ito isa pa sa general call na dapat maintindihan natin. John chapter 15 verse 16, ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you. No, so tayo ay tinawag to bear fruit. Kaya nga makikita mo yung Great Commission, yun yung bunga, yun yung talagang reason nun. Bakit tayo isinusugo? No, bakit tayo binigyan ng command? No, hindi yung panawagan ng pagbe-bear fruit ay hindi lamang sa pastor, hindi lang sa mga full-time workers, hindi lang yan sa mga frontliners. Every believer, every saints are expected and being called, no, to this life that should bring forth fruit. Ito yung panawagan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Lahat tayo ay tinatawag ng Panginoon para magbunga. Okay? Ang panawagan yan ay lahat ay para sa atin. Kaya nga kahit hindi ka nasa loob ng simbahan, kahit ikaw ay nasa iyong trabaho, pwede kang magbunga. No? Hindi dahilan, no? Hindi dapat maging hadlang, no? Ang iyong gawain sa buhay o your vocation to the calling of God. Ano ba yung calling ng Panginoon, no? Sabi diyan, makita natin, "For I call you, ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go bring forth fruit." Though ito ay sinabi niya sa mga disciples, no? Sa mga disciples at sa mga sumusunod sa kanya sa mga panahon, which is applicable also unto us right now. Kasi tinawag din tayo tigasunod eh. No, that's the general call. And then, of course, we have that specific call na tinatawag. No, yung talagang personal na ikaw ay tinawag ng Panginoon to carry out a certain task. But this is not a call na katulad na sinasabi natin na
Kaya nga pag sinabing pwede mong gawin yung general call in a specific way na kung saan ka ginagamit ng Panginoon right now. Kaya nga ang tanong, are you hearing or are you taking heed to that call ng Panginoon? Oh, ngayon as a mission man tayo, marami sa atin ang nagkakaroon ng kaisipan, baka tawagin ako mag-mission. Yun lang ba ang alam mo sa panawagan ng Panginoon na ikaw ay tawagin lumabas sa misyon? Or kung tinatawag ka naman, bakit ka natatakot kung tawagin ka? Sinong gusto mong tumawag sa'yo para lumabas at humayo? Sinong gusto mong gumawa nun? Ang diablo? Tawagin ka? Kaninong boses ang gusto mong marinig? No? Dama sa Diyos. No? Kasi isipin mo na, bakit ka natatakot sa panawagan? Natatakot ka sa tumatawag? Come to think of that, no? Diba pag, ano ba yung, dapat makita muna natin yung perspective ng yung klase o sino yung tumatawag? No? Pag hindi mo talaga, parang antrato mo lang sa panawagan, ay parang nakakatakot. Okay? Hindi ka ba excited na kinausap ka ng Panginoon? Hindi ka ba natutuwa doon? Kinakausap ka ng Panginoon? Sinong gusto mong kumausap sa'yo? No? Pag-isipan mo nga yan, sino yung gusto mong kumausap sa'yo kung ayaw mong tawagin ka ng Panginoon? Sinong gusto mong tumawag sa'yo? Si Kuya Michael? Sinong gusto mong tumawag sa'yo? Okay? So let's try to study this evening, you know, the proper response to the God's call. Definitely, I do believe every one of us right now is being called. Do you agree on that? Okay, so kung hindi ka tinatawag, pwede ka nang umalis. So wala. So naniniwala kayo na lahat tayo dito ay tinatawag. Tama ba ako? Parang iilan lang ang naniniwalang tinatawag. We are all being called. Kaya kailangan malaman mo kung paano ka tinatawag eh. And you just have to make a proper response kasi lahat tayo tinatawag. No, ang tanong lang ay kung nakare-response tayo ng tama. Doon ka lang naman natatakot eh. To clarify it is that hindi mo lang kasi alam kung paano mag-response kaya ayaw mo yung panawagan. Where in fact, dapat makita mo yun sa salita ng Diyos. You must have a proper response. Diba? Ang anak, pag tinawag ng magulang, dapat kailangan tumugon. Diba? Ano yung proper response pag tumutugon, pag tinawag? Okay? Sasagot lang ba? Diba? Tinawag. Osmon! Po! No? Ganun ba ang tamang response? No? Osmon! Po! Sa pangalawang ulit! No? Hindi pa nakakabasa. Diba? Osmon! Opo, opo, opo. Hindi ka lang nagpaparamdam. Makita natin si Moses dito nung nakita niya yung burning bush, no? Ay hindi siya lumayo. Lumapit siya. Yun yung proper response. Okay? So as we try to take a look onto that proper response, first, we must come unto His greatness. We must come unto His greatness. Moses, when he see the burning bush, come into this greatness of God. Bakit greatness of God? Makita naman natin, saan ka makakakita ng bush na nag-aapoy pero hindi nakukonsume, hindi nagiging abo. No? Eh, definitely, hindi siya natakot doon sa bagay na yon. And when he heard the voice of God in the midst of it, no, meron siyang sagot. Okay, hindi siya, sino yung tumatawag sa akin? No, hindi ganun. No, nakilala niya yung panawagan. Nakilala niya kung sino yung tumatawag. Okay? So, hindi niya in-ignore yung tawag. No, hindi niya siya, minumulto ako dito. Hindi. No, hindi niya sinabi yun. He was able to hear na that it was a call. No, sabi niya rito sa verse, sabi ng Panginoon sa verse 4, no? And when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses, and he said, here am I. Okay? Now, the word here am I, hindi sinabing malayo siya.
No, he is in the he is near the greatness of God. Lumapit siya doon. Now, the greatness of God not only seen, no, kung ikaw ay malapit sa Diyos, hindi natin pinag-uusapan yung pagkalapit mo sa Diyos para makita mo yung greatness ng Panginoon. We see here Moses, saan siya nanggaling? He is in the field, no? Now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian. He led the flock in the backside of the desert and came to the mountain of God, even to Horeb. Makita natin, wala siya doon sa mountain of God. Okay? Dagpunta lang siya. Okay? And when you look on Isaiah, in chapter 6, verse 1, he saw the Lord sitting upon the throne. Nakita niya rin yung greatness ng Panginoon. Si Samuel, he was residing or he was living in the temple of God. Okay? At ang isa sa mga hindi pangkaraniwan ay si Paul, when he was called, he was really a persecutor of the Christians. So, ang panawagan does not speak, no, kung ikaw ay malapit. Kung malapit, hindi ang tinatawag lang ay yung nandito ngayon. No, hindi. Even the backslider are being called. Even the unsaved are being called by God. And even whatever circumstances sa buhay mo, God is always calling you. Okay? Hindi. Kaya nga, hindi batayan. Kumbaga, yung iba kasi, akala nila, ang tinatawag lang yung walang magawa sa buhay. Yun lang ang tinatawag. No, hindi. God calls everyone in every circumstances of our lives. Pwede kang tawagin ng Panginoon. No, the disciples, when they were called, the apostles, when they were called, they were doing something. No, they were, yung apat na kilala, fishermen. Si Matthew was a tax collector. Okay? So, may iba't iba silang gawain. They have their own work in their lives. In any circumstances, God is calling you. Now, what you have to see is His greatness upon His calling. Sino ba talaga yung tumatawag? Okay? Yun ang minsan na nakakalimutan natin eh, no? Nakakalimutan natin, Diyos ang tumatawag, ba't natatakot ka? Bakit natatakot kang lumapit dun sa panawagan ng Panginoon? Bakit tinatry mong layuan sinang, ah, hindi ako tinatawag ng Diyos? No, maling bokabularyo yan ng isang Kristiyano na hindi ako tinatawag ng Diyos. Pag di ka tinatawag ng Diyos, magtanong ka na. No? Kanino ka? Bakit di ka tinatawag ng Diyos? Diba? Sa pamilya, magkakaina na. Oh, tinawag na si Juan, si Pedro, si tinawag na. Ikaw hindi ka tinawag. Hindi ka ba hindi ka magtataka nun? Diba? Tinawag na lahat ng mga sinabi. Oh, lahat ng full-time workers, sinawag isa-isa pangalan. Tapos hindi tinawag yung pangalan mo. Diba? Ba, may problema. Diba? But as you see the call, hindi mo dapat makita kung sino ka. Ang dapat makita mo ay kung sino yung tumatawag. In responding to the calling, we should not see ourselves. We must see who is calling. No? Diba, minsan pag tumatawag sa telepono, kaya nga merong ano, diba? Pag tiningnan mo yung telepono, nakikita mo kung sino yung tumatawag. At minsan, iba-iba yung response natin kapag sino-sino yung tumatawag, di ba? Pag alam natin si pastor yung tumatawag, nagkakandara pa tayo. Sagutin yung telepono, di ba? Pag ang tumawag si Victor, si Victor lang yan. Di ba? Ibig sabihin, what I'm trying to say is that sa telepono pa lang, kumikilala ka na kung sino. Dapat ganun din sa panawagan. Dapat makilala mo kung sino yung tumatawag. You must come near His greatness. No, sino ba yun? It is a great God na tumatawag. Hindi yan pipitsugin, hindi yan kung sino. No? Kaya nga kung may tumatawag sa iyo, tanongin mo sino. Okay? Ito yung bagay na minsan nakakalimutan natin na parang diring-diri tayo pag pinag-uusapan yung panawagan. Hindi ako tinatawag ng Diyos. Parang sinasabi mong baliwala ang Diyos. No? Naiintindihan niyo ba yung sinasabi niyo pag sinasabi natin na hindi ako tinatawag ng Diyos, no? Naiintindihan mo ba yung ibig mong sabihin? No? Hindi ako tinatawag ng Diyos sa mission. No? Naiintindihan mo ba yung ibig mong sabihin? Sinasabi mo lang na hindi ka pwedeng tawagin ng Diyos.
na walang karapatan ang Diyos tawagin ka? No? Naiintindihan mo ba? You are disregarding the person of God. Kung sino'y tumatawag, hindi ako tinatawag mag full-time work. Hindi ako tinatawag para maging full-time worker. Hindi ako tinatawag para maging choir. Wala naman akong boses eh. And sinasabi ko nga, hindi nga kung sino ka eh. Kung sino yung tumatawag. Bakit marami sa atin ang hindi makakita ng ganoong perspektibo? Kaya marami sa atin ang hindi makarespond ng tawag sa panawagan. Nagkakatakutan. No? Hindi panakot ang panawagan. Sige, pag di ka nag-aral, tatawagin ka ng Diyos. Mag-theology class ka na lang. Nung ginawang panakot yung Scepter College, no, para ikaw ay mag-aral ng maayos sa face work mo, hindi panakot ang Scepter College. Okay? Dapat pinapangarap natin nga yung Scepter College. Okay? Hindi ka naman makagawa ng face work, mukhang tinatawag ka ng Diyos. Ha? Hindi ka lang makagawa ng face work, tinatawag ka na ng Diyos. It is not that reason, no? Ang dapat makita mo ay kung sino yung tumatawag. God may call us in different circumstances, but not the circumstances is the reason to call us. Dahil wala ka na magawa sa buhay mo, magpo-full-time ka na lang. Walang tumatanggap sa iyo ng trabaho, nag-full-time ka na lang. O, hindi ka na makatapos ng pag-aaral mo, nag-full-time ka na lang. No? Si ayaw mo mag-aral, nag-full-time ka na lang. Akala mo ba pag nag-full-time ka, hindi ka mag-aaral? Mag-aaral ka rin. Nagkakasakit nga sa pag-aaral eh. Diba? Kasi kailangan natin makita yung panawagan as in kung sino ang tumatawag. We must come unto His greatness. No? Magre-respond ka kasi alam mo kung sino yung tumatawag. Hindi pinandidirihan ng panawagan. Hindi ako tinatawag. Ayoko umaten ng missions conference, baka tawagin ako. Sinong gusto mong tumawag sa'yo, kapatid? Anong gusto mo bang panawagan? Sino? Huh? We have to see ourselves. No, parang takot na takot tayong tawagin. No, baka tawagin ako ang Panginoon mag-soul winning. Ano ngayon kung tawagin ka mag-soul winning? Hindi ba dapat ganun ang makita at marinig mo? Natatakot ako, baka sabihin ng Panginoon sa akin na ibigay ko ng mas malaki ngayon ang aking faith promise. Bakit ka natatakot? Hindi mo ba nakikita ko sino yung tumatawag? We must come unto His greatness. Pangalawa, we must abide in His glory. We must abide in His glory. As we look on verse 5 and 6 and 7, He said, "Draw not nigh hither, put off thy shoe from off thy feet, for the place whereunto thou standest is holy ground. Moreover," He said, "I am the God of the Father, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob." And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. Pag nakita mo yung panawagan, you must see His glory. No? His majesty. No? Yung kanyang kaluwalhatian. Makita natin. When God calls us, He never calls us because of our quality. But God calls us in order for us to carry out His glory. No? Pag ginawa mo o nag-response ka sa panawagan, no, na ibabalik mo yung kaluwalhatian sa Diyos. Kapag hindi ka tumugon, galit ang inaabot mo mula sa Diyos. You have to see that you have to carry out and to bring back the glory of God kapag tumawag. Sino ba naman ang tumawag at hindi ka agad sinunod at natuwa? Di ba? Kapag bagang isang tao tinawag mo at hindi ang tagal mag-responde sa'yo, di ba? Nagagalit ka. Okay? So, ganun din ang Panginoon. Kaya nga, as we abide in His glory, nakikita natin na yung ginagawa natin ay hindi para sa ating sarili at hindi kung sino tayo. Okay? Kaya nga, makita yung sinabi rito, no? Draw not nigh hither, put off thy shoes from off thy feet. Okay? As I see that, I look onto that na yung sa atin, kasi yung shoes, no, yung sapatos ni
ni Moses there is something that will really a protection of ng kanyang klase ng trabaho, no? Kailangan niya sa pinanyumpa niya. Pero pinaalis siya ng Panginoon, no? At as I look onto it, no, it may signify as something in our lives that we cannot count onto, no, in comparison to the word, no, nung panawagan ng Panginoon. Okay, pinaalis niya yung sabay. So, minsan marami sa ating bagay, sa ating buhay na ayaw natin alisin. No, kaya hindi tayo makalapit sa Diyos at hindi natin makita, hindi makita yung kalwalhatian ng Diyos sa buhay natin. We sometimes, meron mga ganun, kumakanta, no, dahil alam niya, meron siyang shoes of voice. Nakakanta siya eh. So the glory never really unto the Lord. Nandun sa kanya yung glory. No, ayaw niya kasi alisin yung shoes of his voice. No, yung shoes of his ability to teach. Ah, mag-Sunday school teacher ako kasi magaling ako magturo. No? So, magaling ako. Ito. Dito na lang ako dahil hindi ako pwede sa choir dito ako sa Sunday school. Ah, magaling ako. Dito ako sa Sunday school. Magaling ako magturo. Magaling ako magkwento. Dito ako. No? The shoes of the ability, no, ng bawat isa ay dapat alisin para makita mo yung kalwalatian ng Diyos. Unless suot-suot mo yan, hindi ka talaga makakatungtong. At hindi mo makikita ang kalwalhatian ng Diyos sa kanyang panawagan. No? Eh, marami sa atin gusto maglingkod, mag-perform, pero ayaw iwanan ang kasalanan. No? Yung sinabi, di ba? Marumi yun eh. Kaya pinalis yung sapatos kasi marumi yun. And it is a holy place. Eh, unless you will be abiding in His glory sa kanyang kalwalhatian, no, ay sadyang hindi ka talaga makakalapit sa Kanya. Pero kung iiwan mo yung kasalanan, mga kapatid, walang dahilan para matakot kang lumapit sa Kanya. Walang dahilan para makarespondi ka ng tama sa Kanyang panawagan. No? Diba minsan kapag tinawagan ka at wala ka sa tamang lugar, natatakot ka? No? Meron yan na minsan may tinawagan si Pastor Arnold sa San Pedro na isang full-time worker. Natakot siya, hindi niya kasi alam yung number, akala niya si Dr. Ed yung tumatawag. No? Natakot siyang sagutin, ang tagal niyang sagutin. Tapos nung nabusesan niya na si Pastor Arnold yung nagsasalita, then nagtuloy na siya ng pakikipag-usap. Nung lumapit na nagkita na personally, yan sabi ni Pastor Arnold, "Oh, bakit ang tagal mo sagutin yung telepono? Akala ko po si Dr. Ed." "Bakit? Bakit nga ma, kung si Dr. Ed, ba't ayaw mo sagutin?" "Kasi po natutulog ako sa dorm." So, hanggat, pag, alam mong pag mali ka talaga, hindi ka talaga makakarespondi sa tawag. Pag alam mong nasa lusa ka ng kasalanan, mahirap talaga yan. Unless you remove that shoes of sin. Madali, makalapit, makikita mo yung panawagan na yun, makikita mo yung kalwalatian niya sa buhay mo. O marami ang hindi makarespondi, kaya sinasabing takot kang tawagin na Diyos kasi yung buhay natin ay hindi natin, ayaw nating ayusin sa Panginoon. Now, we still would like to live, no, sa dalawang bangka. Okay? Sa ganito ako, hindi kasi showbiz ang ating ministry. Na mukhang mabait ka sa harap ng camera pero sa totoong buhay, no, ay polyethylene ka, no, plastic. Hindi pwede. Okay? So, pag titingnan natin yung ating mga sarili, dapat makita natin na ang buhay natin ay dapat nagmamanifest yung kalwalhatian ng Diyos. Mahirap talaga ang malingkod sa Panginoon. I'm really saying that. Pero hindi imposible. It might be hard, no, to live and serve God, but it is not impossible. Hindi imposible. Posible. Pero may kahirapan. Sinabi naman ng Panginoon yun eh. Sinabi yun ng Panginoon. Those who will come and follow me will suffer persecution. Mahirap talaga. Wala naman bed of roses nung tinawag tayo ng Panginoon at maligtas. Hindi naman kagad bed of roses.
Okay, may kahirapan. Kaya nga kailangan makita mo sa pagtugon mong yan, kaya ka tumutugon kasi gusto mong, gusto nating makita o gusto nating mag-reside sa atin yung kaluwalhatian ng Diyos, hindi yung ating, hindi ka nakasusunod kasi kaya mo. Kaya ka nakasusunod kasi nakita mo yung kaluwalhatian ng Diyos. God will make you qualify sa gawain kung ikaw lang ay susunod. No, you need not to make yourself qualified based on your own criterias. Huwag. Kasi talagang hindi ka makapagpatuloy. Saka na lang ako maglilingkod pag ganito, pag naayos ko na yung buhay ko. No? Hindi mo nga pwedeng ayusin ang buhay mo. Yun yung sinasabi ni Pastor nung Sunday morning. No, yung bata, gusto niya maglingkod siya sa Panginoon, gusto niya magsimba siya sa Panginoon kapag maayos na siya sa maayos na ang kanyang buhay. Kapag meron na siyang enough, may sufficient na siyang kinikita, saka na lang siya magsisimba sa Panginoon. Okay? Hanggat maayos ko muna yung problema namin sa pamilya, saka ako magsisimba. Imposible yun, mga kapatid. Kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, no, dapat makita mo na ang pagsunod mo sa Panginoon sa panawagan niya will give glory to His name through the things or circumstances na nasa buhay mo na ibinibigay mo sa Kanya. No, huwag mong sarilinin. No, marami sa atin ang sa mga estudyante na nakatuon doon sa ginagawa niya sa pag-aaral, saka na lang ako magmi-ministry kasi nag-aaral ako. No, saka na lang ako tutugon sa panawagan ng Panginoon kasi nag-aaral pa. Walang masama sa pag-aaral mo, kapatid. Never natin sinabing masama ang mag-aaral. Pero huwag naman sana yung pag-aaral na yan ay maging dahilan para hindi mo makita ang kadakilaan ng Panginoon sa buhay mo as He calls you. I hope we are getting to that proper response. So first, we must come unto His greatness. We must abide in His glory. Na nagagawa mo, yung pinagagawa sa inyo ng Panginoon, you might be called in a full-time basis, you might be called in a certain ministry, or you might be called doon sa ginagawa mo sa buhay mo, no, nasa yung vocation sa school mo, na you're bearing fruit para sa Panginoon, basta ginagawa mo yan, no, thinking that glory is of God, hindi sa'yo. Then definitely, nakikita mo na nakaka-respond ka na sa panawagan. Di ba? Eh, hindi kasi ano yun eh, hindi pwedeng dapat mabait muna ako para ako maglingkod sa Panginoon. Hindi pwede. Hindi mo magagawa yun. Hindi mo magagawa maging mabait. No, kaya nga tayo rito, lahat tayo is unto perfection. Okay? We are unto perfection. Okay? So, makita natin dito na as we do that, no? Kaya nga doon si Apostle Paul, makita natin si Apostle Paul. Noong tinawag siya at ginamit siya, marami hindi kaagad naniwala sa kanya. Pero as he continue, ang nakita nila ay nakita nila ang paggawa ng Panginoon and the glory bring back to God. No? Hindi naging kaluwalhatian yun ni Paul. Naging kaluwalhatian ng Diyos yun. Kaya nga hindi naging mahirap sa kanya, no, ang mag-minister sa mga Gentiles. No? Kasi nakita nila kung paano ang Panginoon, no, ay gumawa sa buhay niya at yung kaluwalhatian ng Diyos ang siyang nanaig at hindi yung kakayanan ni Apostle Paul. No, sabi nga ni Apostle Paul, no, that whatever things he had before, he counted as dung. Dumi lang yun. Okay? Kaysa doon sa naibabalik niyang kaluwalhatian sa Panginoon, sa nagagawa niya, no, sa pagtugon sa panawagan ng Panginoon. No, bakit tayo parang takot na takot, no, sa panawagan? Well, in fact, this is the thing that we have to cherish, no, sa buhay natin, yung glory ng Panginoon. No, hindi dapat maging ano yan? Hindi dapat maging phobia. Hindi dapat maging phobia yung panawagan. Okay? And third, no, as we learn the try to study the proper response to His call, we must learn of His goodness. No, hindi kanya tinatawag para maipahamak ka o ipahamak ang ibang tao. God is calling us, no, to show His goodness. Makita natin yung panawagan na yun sa verses 7 and 9. Ba't ba siya tinawag? No, and the Lord said, surely seen the
And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmaster, for I know their sorrows, and I am come down to deliver them out of the hand of Egyptians, to bring them up out of that land unto a good land, and a large unto a land flowing with milk and honey, unto the place of Canaanites, and to the Hittites, and to the Amorites, and to the Perizzites, and to the Hivites, and to the Jebusites. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come unto me, and I have also seen the oppression wherewith the Egyptians oppress them. Okay? So makita natin dito, ipinapakita na ng Panginoon kay Moses yung kanyang goodness towards the Israelites. No? Ipinapakita niya na hindi lang niya basta ililigtas, pero dadali niya in a place na kung saan a land with a flowing milk and honey. Okay? Ito, kumbaga, sa atin bilang sa kaligtasan, nung tinawag tayo maligtas, hindi lang niya tayo inalis sa hatol ng impyerno. Sabi ko nga kanina sa devotion ko doon sa learning center namin, no, kung ikaw ay naligtas lang dahil sa takot ng impyerno, it is good. But if you never find yung fear sa Panginoon, yung reverential fear sa Panginoon, ay hindi magiging mabunga ang yung pagiging Kristiyano. Huwag ka lang maging masaya kasi wala ka na sa hatol ng impyerno. Maging masaya ka kasi nakita mo yung goodness ng Panginoon. No? Madali kasi, tiyo mo, iisipin mo, no, pwede naman din talagang iligtas ka lang ng Panginoon eh. And after that, wala na siyang ibang gawin. Pwede yun eh. Pero makita mo yung goodness ng Panginoon na after na tayo ay iligtas ng Panginoon, binigyan niya pa tayo ng magandang lugar. Diba? Kung titingnan mo sa number line, hindi ka lang niya inalis sa negative side. Hindi ka lang niya nilala sa zero. He put you onto the positive side of Christianity. Diba? Hindi lang nagsettle ang Panginoon sa zero. Oh, wala ka na sa negative. Wala ka na dyan sa ano. Bahala ka na. He had prepared a mansion, no, sa langit para sa lahat ng kanyang anak. Is that the goodness na hindi mo ba makita sa panawagan ng Panginoon at pilit mong tinatalikuran at nilalayuan o kinasusuklaman ang topic ng panawagan? No? Katulad ka ba ni Jonah? Tingnan mo si Jonah. No, ang kalokohan ni Jonah. Okay. Ang tinawag siya ng Panginoon, pinapupunta siya sa Nineveh, ay hindi siya nagpunta sa Nineveh. Saan siya nagpunta? Tarshish. Sa Bohol. hindi sa Bohol. Okay. Tingnan natin yan. Tingnan mo, tinawag siya ng Panginoon, hindi siya tumugon. Nagpunta siya sa Tarshish. Okay. At yung pagpunta niya, eh hindi yun yung kalooban ng Diyos. Kaya napahamak siya at napahamak yung ibang kasama niya dun sa bangka. Okay? Or dun sa ship. Okay? And then God called him, and the word in verse chapter 3, and the word of God, Lord, came unto Jonah the second time, saying, Arise, go unto the Nineveh, that great city, and preach unto it the preaching that I bid thee. So Jonah rose and went unto Nineveh according to the word of the Lord. Now Nineveh was exceeding great city of 3 days' journey. And Jonah began to enter into that city day's journey and cried and said, Yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. Yun lang sinabi niya. So the people of Nineveh believed God and proclaimed a fast and put out sackcloth. At pag binasa niyo, makita natin in verse 10, And God saw their works, that they turned from their evil way, and God repented of the evil that He had said that He would do unto them, and He did it not. Dapat ang tamang response, matuwa. Pero tingnan nyo yung response ni Jonah dito. But, chapter 4 verse 1, But it displeased Jonah exceedingly, and he was very angry. Ano ba naman tong Jonah na ito? Okay?
Sabi niya, no? And he prayed unto the Lord and said, I pray thee, O Lord, was not this my saying when I was yet in my country? Therefore I fled before Tarshish, for I knew that thou art a gracious God and merciful, slow to anger and of great kindness, and repentest thee of the evil. Therefore now, O Lord, take, I beseech thee, my life from me, for it is better me to die than to live. No, masyado tong selfish. No, hindi ba niya nakita yung kadakilaan ng Panginoon? At hanggang sa siya ay nagkaroon ng puso doon sa word. Na yun sabi ng Panginoon sa verse 11, and should not I spare Nineveh? Verse 10, then said the Lord, thou hast had pity on the word for the which thou hast not labored, neither madest it grow, which came up at night and perished it at night. And should not I spare Nineveh, that great city, where are more than 60,000 persons that cannot discern between their right hand and their left hand, and also much cattle? Hindi ka ba natutuwa na itong mga ito ay nagkaroon ng tamang puso? At ako ay nagkaroon ng nagpakita ng goodness sa kanila? Anong gusto mong gawin ko sa kanila? Di ba? Anong gusto mong gawin ko sa kanila? Di ba? So, makita natin minsan we are like Jonah na hindi natin makita, kaya ka tinatawag ng Panginoon to see His goodness. No, yung iba kasi minsan pag pinatawag, alam mo katulad yan, no? Pag pinatawag sa office, akala nila pag pinatawag ka sa office, laging palo, laging sermon. Eh minsan may tsokolate si pastor. Oh, yun, namimiss mo yung goodness ng Panginoon. Ay, ng Panginoon ni Pastor. Sorry. Ayan, baka makusahan tayo. Okay. Namimiss mo yung, ano, no? Yung blessing. Oh, kasi ayaw mo, minsan akala mo pag tinawag ka, palo ka agad eh. Yun ang nararamdaman mo kapag ayaw mong sumunod at kapag mayroong kasalanan. Pero at any cost, at any rate, pag tinawag ka, dapat sumunod ka. And you must see His goodness. No, marami sa atin hindi makita yung goodness ng panawagan kasi ayaw tumugon. No, sabi nila, Panginoon, hindi ko magagawa yung pinagagawa mo, Panginoon. May mga anak ako na dapat pag-aralin, Panginoon. No, sa mga ama yon, ha? Hindi sa akin yon. Okay. Sa mga anak, ay sa mga estudyante, Panginoon, hindi ako pwede maglingkod sa inyo ng ganito-ganinan. No? Kasi, Panginoon, nag-aaral ako, Panginoon. Okay? Para naman sa iyo ito, Panginoon, yung pag-aaral ko. Ginamit mo pa yun. Ay, hindi mo makita yung sinasabi nga ni Pastor, yung kung nagginagawa mo yung gusto ng Panginoon upon His call unto us, no, hindi malayo na hindi mo makita yung goodness ng Panginoon. May sinasabi ni Pastor, siya nagpa-practice siya ng choir, inaabot sila hanggang alas 12. Pero dahil alam niya, kailangan niya nasa simbahan ng buong araw kasi yun ang kalooban ng Panginoon. No, kinabukasan na time ay hindi siya prepared. Pero gumawa ang Panginoon. It is not His way, but it is God's way. It is God's goodness to us. No, it is God's goodness to Pastor at that time na hindi niya kailangan. Hindi dahil masaya siya kasi, sabi niya, hindi siya masaya kasi nagkasakit yung kanyang teacher. Pero masaya siya kasi na-postpone yung exam. Pwede rin naman kasing may sakit yung teacher niya tapos ituloy pa rin yung exam, 'di ba? Pwede naman yun eh, 'di ba? Pwede naman lalo na sa college, pwede naman wala yung teacher pero may klase. No, pwedeng ibigay yung exam kasi pwedeng ibang mag-proctor. 'Di ba? Pwede yun eh. Oh, pero nakita niya yung goodness ng Panginoon kasi hindi pinospone mo na yung exam. Hindi dahil binigyan niya ng sakit yung teacher. Okay? Ay, makita niya yung goodness ng Panginoon. Kasi pag tama yung perspektibo mo talaga doon, ay magpapasalamat sa Panginoon. And sabi ko nga rin sa inyo before, I also have that same experience na dapat may exam ako. Pero dahil, of course, the play, the ictus, yung play ng BYSC had been planned and prepared for several months. So, nakatakda na yung date. And of course, on pagpasok ng semester, pag malapit na yung second and exam, doon pa lang naman sinasabi kung kailan yung exam. Tumapat yung exam doon sa play date ng ictus. So, sabi ko, exam yun, then ito yung ictus. Sa ictus, may mga maliligtas. Now, I have to be there kasi may evangelism doon. No? Hindi dahil sa meron akong role. No, pero dahil nakikita ko na yun ay gawain ng Panginoon kasi para may mga maligtas, maging maayos.
maging pagpapala. Okay? And ay sinulatan ko yung teacher ko, binigyan ko ng ticket para kung ayaw niya maniwala sa akin, makapanood siya. Okay? So that's what I did. And I'm no longer expecting na bibigyan niya pa ako ng exam. Hindi ako nag-ask ng makeup exam. Gusto ko lang ipakita sa kanya na hindi ako nagbulakbol kaya hindi ako matin ng exam. Yun lang naman para makita niya na kung bibigyan man niya ako ng consideration, no, na hindi niya ako bigyan ng exam. Pero alam ko na alam niya na hindi ako pasaway na estudyante kaya lang ako hindi nag-take ng exam. Pero I chose a great work, no, ng Panginoon. At kinausap ako ng teacher matapos yung week na yon. Sabi niya of course makakarinig mo naman syempre ng konting advice. And then, after the advice, sinabi niya sa akin, oh, kailan mo gusto mag-exam? Is it not the goodness of God makita mo kung ikaw ay sumusunod sa panawagan ng Panginoon? Goodness ng Panginoon yun eh. Diba na, yung, lagi nyo naman naririnig, sa iba, ngayon nyo lang naririnig, pero sa iba, siguro sawang-sawa na kayo, pero hindi rin naman nakakasawang sabihin yung goodness ng Panginoon eh. No, na ano lang ba talaga ang binibigyan ng excuse exam or ng makeup exam kapag may excuse letter ka galing sa infirmary or doon sa UHS? No, kailangan magkaroon ka muna ng matinding sakit, pipirma nila, yun lang. Or kaya merong emergency sa family, na yun lang. Yun lang yung mga valid. Pero yun, play in a perspective na sanlibutan, sino magbibigay sa'yo ng makeup exam? No, but God's goodness manifests. No? Kung sumusunod ka lang talaga doon sa panawagan, no? Doon sa calling, yung pinagagawa ng Panginoon. No, hindi biro mga hindi ako nag-iimbento mga kapatid. No, kahit puntahan mo yung paturo ko sa iyo yung teacher ko. Okay, hanggang ngayon kilala pa niya ako. Okay? No, ganun din yung isa pang teacher ko, no, na meron kaming klase Tuesday, Friday ang option. Pinili na marami Tuesday kasi Friday para umuwi. Pero may Bible study ang Tuesday, ang BYSC. Na hindi ko pwedeng iiwan. Ang sabi ng advisor ko, pwede bang ibang mag-lead? O sabi ko, pwede naman po sir mag-ibang may Bible study pero dapat po nandun po ako. At sige, di kausapin mo yung classmates mo kung pwede sila ng Friday. So kinausap ko yung mga classmates ko. Pumayag naman sila. Di ba? It is God's goodness. O kaya hindi dapat threatening ang pag-aaral o anumang bagay sa buhay mo para hindi mo makita ang goodness ng Panginoon. Matuto ka lang sumunod. No? Pag nakikita mo yan, you will really see and taste the goodness of God. And that is so great. Kaya kahit saan ka magpunta, magpapaulit-ulit kang sasabihin yan, makikita mo yan, hindi mo makakalimutan yung goodness ng Panginoon. And it is really a testimony to share. I do believe every time I stand here, nababanggit ko yung bagay na yun. I always share that testimony kasi I see God's goodness. No? Hindi naman ako tinawag noon mag-full-time. Hindi ko pa nakikita na mag-full-time. Although alam ko tinatawag ako. Okay? Pero by guidance ng man of God, sabi niya sa akin, hindi ka pa ba naglilingkod sa yang? Kasi sabi ko, Panginoon, alam ko tinatawag mo ako, Panginoon. Sabi ko, titigil ko na yung pag-aaral ko para mas magawa ko pa yung panawagan mo. Sabi sa akin ni Pastor Arnold, sabi, saan ka ba tinatawag? Sabi ko, Pastor, gusto kong mag-serve sa young people. I want to lead the young people. Sabi niya, di ba nasa BYSC ka? Sino ba yung makasama mo sa BYSC? Di ba mga young people din yan? Hindi ka pa ba nakakapag-minister doon? So, oo nga naman, nag-minister naman ako. So, sabi ko, sige, so nakinig lang ako. Tinapos ko yung pag-aaral ko and I find myself na ginamit ng Panginoon to sa ministry ng campus. And then, ayun na, dumating yung panahon na talagang, yun na, hindi ko na maintindihan yung nararamdaman ko, naiintindihan ano ba yung panawagan na yan. Until such time na I know God is calling me to serve. Kaya lang hindi ko pa naman nakikita noon yung full-time basis eh. Pero alam ko, tinawag ako ng Panginoon para mag-serve. Now, that's why I'm always going back to this church to channel my service. Alam ko, tinatawag ako ng Panginoon para maglingkod. Pero hindi ko, right now, alam ko rin, hindi ko rin alam kung paano, kung anong plano ng Panginoon sa akin. Basta alam ko, tinatawag niya ako maglingkod. Yun lang clear sa akin.
Okay, so kahit saan ako dali ng Panginoon, through the man of God, sabihin na dinala ako dati sa Sunday school ministry ng children, sige, sunod ka lang doon, dala ka dito, sige, sunod ka lang doon. No, sa mga tasks in the church facilities, i-assign ka kahit saan, sunod ka lang doon. Naranasan ko sa kitchen, naranasan ko sa mga CR ng men, no, naranasan ko rin sa sasakyan. No, kahit saan ka dalhin, pwede. Kasi ang objeto mo, sumunod. Hindi ka tinawag into certain position. No, yung tinasabi na nag-apply daw sa academy, sabi na, Pastor, gusto ko mag-involve sa academy, gusto ko maging supervisor. Hindi ikaw ang pipili. Panginoon ang maglalagay sa iyo kung saan ka. Ang kailangan mo lang tumugon dun sa panawagan. No? Be there and see His goodness. Learn of His goodness. Let us not be like Jonah, na kung saan nung nag-manifest yung goodness ng Panginoon, nagtampo pa sa Panginoon. No? At para pang biniblame ang Panginoon at nagbago ang Panginoon ng kasi sabi diyan and repented, no, and God repented, no, hindi na kinurse ng Panginoon yung land of Nineveh. Okay, so dapat tayo ginagawa mo, hindi mo ba nakikita na kapag ikaw ay nagagamit sa soul winning, 'di ba, may ilan sa atin dito nakaka-experience, may nawiwin tayo, dapat magpapatiwakal na, pero nung dumating ka, nakausap mo, na bago ang buhay, hindi ba goodness ng Panginoon yung nakita mo doon? May mag-asawa, nag-aaway nung dumating ka, nasiran mo, nagbati, at ngayon, naglilingkod na. Nasiran mo, addict dati, lasinggero, no, si Pastor Arkisola, no, na dating ay tambay, no, parang ang buhay ay patapon, pero nabahigyan ang salita ng Panginoon, na bago, ngayon ginagamit sa kapis. No, hindi ba goodness ng Panginoon yung makita mo na ikaw ay kung hindi ka tawagin para magpastor, hindi ka tawagin para magmissionary, pero kung tumutugon ka sa panawagan ng Panginoon, baka yung na-win mo sa Panginoon, yun ang tawagin. Kaya hindi dapat maging hadlang ang panawagan ng Panginoon. Kung ayaw mo, diwag mo. No, but God's calling, no, ay without repentance, no, hindi nagbabago yun. No, for the gifts and calling of God is without repentance. Hindi nagbabago yun. Yun ang ibig sabihin nun. Okay? Hindi nagbabago. Kung tinawag ka, tinawag ka. No? Pero kung ayaw mo sumunod, bahala ka. Lamunin ka ng malaking isda. No? Maranasan mo yung kahirapan bago mo ma-realize na tinatawag ka pala ng Diyos. Okay? Diba, napakasarap nung pag tinawag ka, nandun ka kaagad. Nakakita mo yung goodness ng Panginoon. Yung iba, yung ba, palately, diba, pag may mga pagpapala, pag tinawag, tinawag, tatag. Ayun, nung dumating ka, pahuli-huli ka, wala ka nang dinatnan. No? Wala, hindi mo na nakita yung goodness ng Panginoon. No, we must see always the goodness of God in the lives of other people as well as in our lives as we come and learn of His goodness sa Kanyang panawagan. No, learn of His goodness. Okay? Kaya nga sabi, kaya nga makita natin, no, nagkaroon ng tawag dito. Yung puso, tingnan, Exodus chapter 33 verse 15. Yung puso ni Moses, no, nung siya ay kausap ng Panginoon after they had been delivered. Exodus chapter 33 verse 15. At yung iba dito ay paborito ang awitin na ito. Okay? Exodus chapter 33 verse 15, ang sabi niya rito, no? And he said unto him, if thy presence go not with me, get us not up hence. No, why? Kasi alam niya, kung kasama niya ang Panginoon, His goodness is always there. Maaring may kahirapan, but still, God's goodness is always there. So, walang nakakatakot sa panawagan ng Panginoon. Kung makikita mo at maririnig mo yon, learn of His goodness pag tinatawag ka. Have a proper response. Last, live under His guidance. Live under His guidance. And sabi niya sa verse 12, doon sa binasa natin kanina, Exodus chapter 3 verse 12, and He said, certainly, I will be with thee
And these shall be a token unto thee that I have sent thee when thou hast brought forth the people out of Egypt. Ye shall serve God upon this mountain. At makikita nyo dyan, towards the end of this chapter, sinasabi ng Panginoon kung ano yung gagawin niya. He is now been leading. He has been guided by God. No, sabi niya, sabi ni Moses, paano Panginoon nila ako paniniwalaan? Sino itong Diyos na ito? What is His name? What shall I say unto them? And God guided him kung paano siya sasagot. And God said unto Moses, I am that I am. He said, that shall thou say unto the children of Israel, I am had sent me unto you. Alam din ng Panginoon, pinakita sa kanya kung ano yung mangyayari. And I am sure that the king of Egypt will not let you go. No, not by a mighty hand. And I will stretch out my hand and smite Egypt with all my wonders which I will do in the midst of thereof. And after that, he will let you go. Oh, ita mo, pinakita na ng Panginoon yung maging mangyayari. He's been guided. He is well guided by God. No, ang kailangan lang niyan talaga ay sumunod. No, antigas pa rin ang ulo ni Moses. And Moses said, but behold, they will not believe me nor hearken unto my voice, for they will say, the Lord had not appeared unto thee. And the Lord said unto him, what is that in thine hand? And he said, a rod. No, at pinakita ng Panginoon kung paano niya gagamitin yung rod. No, he's still been instructed. No, he's still been given guidance ng Panginoon paano niya gagawin. Lahat na ng mga alibis na pwede niya maisip, merong gagawin ng Panginoon. Okay? And the Lord said furthermore unto him, and sabi niya, and the Lord said furthermore unto him, put now thine hand into thy bosom, and he put his hand into his bosom, and when he took it out, behold, his hand was leprous as snow. And he said, put thy hand, no, pinabalik. And it, sabi niya, verse 9, and it shall come to pass, if they will not believe also these two signs, neither hearken unto thy voice, that thou shalt take off the water of the river, pour it out upon the dry land, and the water which thou takest out of the river shall become blood upon the dry land. Sinasabi na yung gagawin niya eh. Diba? He has been instructed, he has been guided. No? And Moses feels still inadequate. And sabi niya, Moses said unto the Lord, O my Lord, I am not eloquent, neither heretofore nor since thou hast spoken unto thy servant, but I am slow of speech and of slow tongue. And the Lord said unto him, who had made man's mouth? Who had made it the dumb or deaf or seeing or the blind? Have not I the Lord? Now therefore go, and I will be with thy mouth, and teach thee what thou shalt say. No? So makita natin, hanggang sa huli, hanggang sa nagpapasaway pa rin siya, ibinagay na ng Panginoon si Aaron na makasama niya bilang tagapagsalita. So, all throughout, kung magre-response ka lang sa panawagan ng Panginoon, God will guide you. And as we are being guided with His Word. Ito yung guidance natin. Kaya hindi mo nga, kaya sinasabi ko, hindi mo nga pwedeng sabihin na tinatawag ka ng Panginoon na hindi mo narinig ang Kanyang salita, na hindi mo nabasa ang Kanyang salita. Imposible na tawagin ka kung hindi ka nakarinig ng salita. No? Faith comes by hearing and hearing the Word of God. Wala nang operation ngayon, wala nang burning bush ngayon. What we have right now is the written Word of God. Ito na yung pakikinggan mo, ito na yung titingnan mo. Dito na mangungusap ang Panginoon sa iyo sa panawagan mo, and God will guide you throughout his your response to his calling. Iga-guide ka ng Panginoon. No, hindi kaya, 'di ba? Sabi nga sa inyo, may mga bagay talagang pag binasa mo, iba sa iyo. Sabi ko sa inyo yung verse na nagbigay sa akin ng kaisipan na talagang as I serve, no, hindi ko talaga kailangan talaga ang trabaho ko sa labas. No, sabi ng Bible, sabi ng nabasa ko sa Proverbs chapter 23, labor not to be rich. Iba yung dating sa akin, personal. No, personal yung labor not to be rich. No, iba yung dating sa akin kasi I'm trying to look for a job. No, I'm trying to look for a job. Nandun ako, nagbabasa ako, naghihintay ako sa turn ko para interviewin, and I'm holding on the Bible, still praying, Panginoon, nagtatanong din ako, Panginoon, ano ba talaga ang plano, ano bang plano mo sa akin, Panginoon? Plano mo ba sa akin itong trabahong ito? Okay? Of course, what I'm trying to ask is, saan mo ba ako gusto magtrabaho? Yun yung tanong ko eh. Paano mo ba ako tinatawag? Or in fact, sinagot ako ng Panginoon in a manner na iba yung dating sa akin. Ang sabi niya, labor not to be rich. No? Labor not to be rich. Ano ibig sabihin, Panginoon? And I try to study His Word. And I try to meditate. I try to pray.
I try to listen to the preaching. Sabi ko, I need to confirm that word. Ano yung panawagan na yan? So I've been guided by the Word of God. Yun yung napakasarap nun. Kasi, kaya nga, hindi pumapasok, sumasagi sa isip ko na, honestly speaking, na umalis na sa gawain. No? Honestly speaking, tamaan man ako ng kidlat o patayan man ako ng audio ni Osmond ngayon. No? Hindi pa sumagi sa isip ko na iwan ko ang gawain. No? Pag-pray nyo na wag mong mangyari. No? Pero as far as I remember, wala pang pagkakataon sa buhay ko. Yes, nangihina, napapagod. Oh, totoo yun, napapagod. No? Parang wag muna kaya. No? Wag ko muna kayang gawin ito, wag muna kayang ganito. Pero yung umalis at maging kapalit nun ay ang paghahanap ng trabaho kaysa sa ginawa ng Panginoon sa akin. Hindi, no? Kahit si Lina paulit-ulit na nag-i-email sa akin sa email ko, hindi ko pinapansin. Yung job street, no? Sabi, please update your resume. Walay, no? Hindi ko makita na umalis sa gawain ng Panginoon. No? Kasi nakita ko, I was guided by the Word of God. No, kaya nga kung yung ministry mo, hindi ka man tinawag full-time basis in a ministry, nasa choir ka, anong nag-guide sa'yo para manatili dyan sa ministry na yan? Is it your own preference or is it the precept of the Word of God? Bakit pag-practice nawawala ka? Eh, suspindido lang naman ako eh. Anong nagpapakanta sa'yo? Your preference or the precept of the Word of God? Ba't di ka na atin ng Sunday school meeting, Sunday school teachers meeting? Eh, suspindido ako eh. Was it the preference? Or was it a precept na suspindido ka lang naman eh, disciplinary action lang yun? Di ka naman inalis, di ba? Inalis ka ba? Hindi. Itinatama ka lang. Ngayon, kung may tama ka, ay aalis ka talaga. Ano? Pag may tama ka, alis ka. Pero kung tinamaan ka ng magaling, no? Nakita mo ang salita ng Diyos, no? Kahit ano pang mangyari, alam mo, tinawag ka, hindi ka aalis. Tinawag ka eh. No? Hindi naman yung suspension, hindi naman yung disciplinary action sa'yo ang nag-alis. Nagtutuwid nga yun para mapanatili ka eh. Eh kung paalisin ka, hindi na ibibigay sa iyo yung disciplinary action niyan. 'Di ba? Tingnan mo sa school. Sa school, ibinibigay yung paddling, binibigay yung suspension. Pero kung hindi ka na kailangan yung mga disciplinary action na 'yon, expulsion na ibibigay sa iyo. Kaya nga magpasalamat ka kung tinidisiplina ka pa. Kung hindi ka na dinidisiplina, ay delikado ka, kapatid. Eh my God, baka Diyos ka na nga para hindi ituwid. No? Pero hanggat may disciplinary action at ini-impose yan sa mga ministries natin at sa simbahang ito, we must be thankful about that. Okay? Kasi yan ay bagay na nagpapakita na kailangan ka sa ministry o tinatawag ka ng Panginoon para maging maayos ang buhay mo. Okay? Yan ay pang-ayos ng buhay. No? Hindi yan panira ng buhay. Okay? And sabi nga, dapat ang guidance natin sa panawagan sa salita ng Panginoon, sabi sa Psalm chapter 119 verse 11, Thy word have I hid in my heart. Kung yan ay nasa puso mo, hindi ka magbubulakbol sa ministry. You will really love in the ministry. No, hindi mo iiwan ang gawa, hindi mo iiwanan ang panawagan ng Panginoon. Hindi mo tatalikuran ang panawagan ng Panginoon. You will really love to hear his voice as he calls you to do such thing in the ministry. Okay. And sabi ng Romans chapter 2 verse 15, kung talagang naniniwala ka, ikaw ay tinawag, Romans chapter 2, teka, buksan ko, baka mali yung aking naisulat. Romans chapter 2 in verse 15, sabi niya rito, verse 15, we show the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thought the meanwhile accusing ourselves or else excusing one another, which show the work of the law written in their hearts, which show the work of the law written in their hearts. Dapat nagmanifest yun. Ang proper response sa panawagan ay tumutog. Ang tamang pag-responde sa panawagan ay gumagawa ka.
may ginagawa ka sa Panginoon. At yung ginagawa mong yun, dapat magbunga. Yun yun eh. I don't know what is God's calling in your life right now. Pero kung alam mo na ikaw anak ng Diyos, definitely tinatawag ka. Huwag mong sabihing hindi ka tinatawag. Kasi kung hindi ka tinatawag, you need to be saved. Kung anak ka, yun ang kung hindi ka pa saved, yun ang panawagan ng Panginoon sa iyo. You need to be saved. Yun ang panawagan sa lahat. At kung narinig mo na yun at nakatugon ka na sa you need to be saved, you need to be fruitful. Kailangan mo maging mabunga na isang Kristiyano. At paano mangyayari yun? No? Kailangan mo mag-respond properly to His calling. No? You must come unto His greatness. No? You must abide in His glory. You must learn. No? You must learn of His goodness. And you must live under His guidance. No? This is His call. No? Kaya walang nakakatakot sa panawagan. Asan ka tinatawag ng Panginoon? Paano ka tinatawag ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, 1 Corinthians chapter 7, verse 20, as we end up this evening, 1 Corinthians chapter 7, verse 20. Let's try to read it. Huwag natin katamaran yan. Ang sabi ng verse 20, let every man abide in the same calling where he was called. Kung saan ka tinawag ng Diyos at kung paano ka tinawag ng Panginoon, no, tumugon ka at manatili ka sa panawagan na yan. Abide there. Have a proper response of our calling. Panginoon ang tumatawag. Huwag mong pandirihan. Huwag kang matakot sa panawagan. Diyos ang tumatawag. Hindi kung sino. And have a proper response of His call. Tayo tumayong lahat. Tayo manalangin. Nakila namin ang mga makapangirian sila. Tuloy kami nagpapasalamat for having the testimony, the example of Moses as you had called him. Nakita namin, Panginoon, na ang panawagan nyo ay hindi dapat nilalayuan. Ang inyong panawagan ay dapat naming matugunan. Mapag-aralan namin kung paano ito. As we had learned those points in Thy Word, help us, O God, to be able to realize such response. Na ang tamang response is to come unto Your greatness. Makita namin na hindi kung sino lang ang tumatawag, kundi kayo po ang dakilang Diyos ang tumatawag. And that we may learn to come. Makita namin, Panginoon, na ang aming ang inyong panawagan is that we have to see and abide in Your glory. Na kayo ang nalwalulahati kapag kami nga po ay nakatutugon. Hindi nga po ang aming kalakasan, what makes us able to comply or do the ministries, pero alam namin na ito ay bagay na kung saan magbibigay kalulatian sa inyong ngalan. Huwag kaming lumayo sa purpose nito, bakit kami tumutugon sa inyong panawagan. Hindi upang makita ang aming sarili na may kakayanang tumugon, pero makita namin na ang inyong kalulatian sa inyong panawagan. Matutunan din namin, Panginoon, na ang inyong kabutihan sa amin as we come near Your greatness, na wala kayong ibang nilayon sa amin, sa inyong panawagan sa amin, kundi ang aming kabutihan, ang aming magandang kapakanan, na hindi nyo kami tinawag, hindi nyo kami tinatawag upang ipahamak, bagkus magkaroon ng maayos na kalalagyan sa aming pamumuhay bilang isang Kristiyano. At matutunan naming mamuhay guided by the principle of Thy Word. Alam namin mahirap ang sumunod sa inyong panawagan, pero naniniwala kami na meron kang iniwan sa aming instruction upang kami nga po ay makasunod, makatugon sa inyong panawagan. Help us, O God, to abide in that same calling na ang bawat isa sa amin ay dapat maging mabungang mananampalataya. Maraming salamat sa oras na ito. At ang lahat nito ay aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Sa aming mga bisita, may mga kapatiran na lalapit sa inyo to explain things about our being, no, sa harap ng Panginoon. You just come to them upang maipaliwanag ang mga simpleng bagay patungkol sa Panginoon. Now, Christians, fellow brethren, kung ikaw ay nakakarinig ng panawagan ng Panginoon, bakit hindi tayo tumugon? And let's have a proper response to this calling. In this altar, why not kneel down and try
to respond to his call. Huwag kang matakot sa panawagan. Yung pagpunta ba sa altar ay nakakatakot kung ang Panginoon ang tumawag sa iyo to kneel down? Nakakatakot ba ang lumuhod sa altar at i-confirm mo ang panawagan ng Panginoon and said, "Hear my Lord, gamitin mo ako, Panginoon. Hear my Lord, send me. Hear my Lord, what will I do?" Dapat handa tayo, mga kapatid. Hindi kung sino ka, kung bakit ka makatutugon. Marcos, kung sino ang Diyos na siyang tumawag sa iyo, kaya ka tutugon.